Magka-Farmers, welcome back to my channel. For today's vlog, Magka-Farmers, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagbe-breeding ng White Leghorn. Ang White Leghorn, Magka-Farmers, ay tinatawag itong egg machine sa kadahilan ng ito ay umiitlog ng marami. Samahan niyo ako, Magka-Farmers, at ating alamin kung paano tayo magbe-breed ng White Leghorn. So, ito yung mga White Leghorn ko, mga ka-farmers. Itong rooster na ito, yan, ay pure White Leghorn yan. Ito, itong mga babae na ito is anak niya. Pero itong mga babae, hindi ito pure. 50-50 ito, 50% ng dugo nila ay barred play motrak at 50% naman ay yung sa kanilang ama na pure White Leghorn. So, yan. So ito, mga ka-farmers, nag-breed ako ulit nito para magka-produce tayo ng para magka-produce tayo ng triport na yung White Leghorn, kasi yung rooster na yon ay nag-iisa lang na pure. So ang gagawin natin dito, mga ka-farmers, ay gagawa tayo ng pure. Kaya ako ibinalik itong rooster sa kanyang yung rooster sa kanyang anak para makakuha tayo ng at least 3/4 ng bloodline ng yung White Leghorn. At yung magiging anak nito nila, yung mga anak na babae nito soon, ay ibabalik naman natin dun sa rooster para makakuha tayo ng at least 7-8% ng dugo ng White Leghorn. At yung maging resulta nun, mga ka-farmers, ay gagawin nating materyales para meron tayong almost pure na White Leghorn, babae at lalaki. So, ang magiging anak nila nito, mga ka-farmers, ay kung makakuha na tayo ng pure, ay ikukross naman natin sa ating mga other pure na breed ng ating heritage chicken. Katulad nito, mga ka-farmers, ay yung mga babae na ito is 50% ng White Leghorn at 50% yung dugo niya ay barred play motrak. So napakaganda yung resulta para sa akin. Yung egg production rate nila ay napakataas. Kahit medyo may edad na sila, almost 2 years na ito, ay maganda pa rin yung iniitlog nila. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga itlog. Meron na tayong na-harvest na mga itlog nito na siguro mga mahigit, siguro nasa mahigit 20 na, at meron pa tayong kukunin doon sa kanilang pugaran. So by next day pwede na nating ma-incubate yun. So mamaya ipapakita ko yung mga itlog nila. So napakaganda yung resulta nito, mga ka-farmers, kaya ibabalik kong itong i-cross sa ating mga heritage breed soon. Ang kanilang kinakain, mga ka-farmers, ay yung ginagamit ko na Gallimax 21. So hinahaluan ko pa ito ng konting-konting grains, kasi dinahandahan ko lang pag transition yung kanilang feeds ng from 50% ng fermented grains at saka 50% ng yung Gallimax 21. So dinahandahan ko lang pagpalit. Siguro ngayon nasa 10% na lang yung grains, kasi itong mga manok na ito, mga ka-farmers, ay nasanay sa kumain ng fermented grains. Yung Gallimax 21 ay hindi na nila masyadong naubos. Pero minsan naubos yung Gallimax 21, yung fermented grains naman ang hindi naubos. So hindi magkapareho yung merong araw na ganun, mga ka-farmers. Pero at the end of the day, mga ka-farmers, ay naubos pa rin nila itong kanilang kinakain. So pagdating ng hapon ay wala nang matitira dito. So yan ang ating mga process ng barred rock at saka White Leghorn. So yung rooster na yan, mga ka-farmers, ay tinanggalan ko ng palong, kasi yung palong niyan is napakalaki, dahil lahat ng mga White Leghorn ay napakalaki yung palong.
kaya pinutulan ko para mabawasan yung bigat ng kanyang ulo. So ito yung mga itlog nila, mga ka-farmers. So meron tayong 2, 4, 6, 7. So 7 eggs ngayong araw na ito. So malalaki ito, mga ka-farmers. So titimbangin natin ito mamaya kung gaano yung gaano kabigat yung kanilang mga itlog. So lahat ito, mga ka-farmers, ay meron ng similya o fertile na ito. Kaya diretso na ito sa incubator. Itong dalawang puting manok, mga ka-farmers, ito pala yung kasama nung nasa kulungan. Ito, nagkawala ito, so hinayaan ko lang itong makagala dito. Pero nangingitlog pa rin sila. So naka-separate lang itong dalawang puti na umiitlog. Yung iba nandito. Ito po yung mga itlog nila, mga ka-farmers. Yung apat na inahina nandun. So naka-range lang sila, nakagala. So ito, nasa apat na araw na ito. So marami-rami na rin. Yan, dito lang sila nangingitlog. So yung iba, yung disable ko na blind, o yung hindi makakita yung isa, yung sira yung isang kanyang mata, yung bulag. Hindi ko alam kung saan nangingitlog. So kukunin lang natin ito, mga ka-farmers, kasi kailangan natin kunin na ito kasi mababasag lang ito yung iba. So yan, may mga langgam na hindi ko alam kung meron bang basag dito. So bago ba lang ito, this week lang ito. So magtitira lang tayo ng walang basag. So magtitira lang tayo dito ng dalawa. So ito, kukunin natin ito. Itong mga brown, mga ka-farmers, itlog ito nung bulik, o yung barred plymouth at saka yung itim na inahin. At ito namang mga puting itlog ay itlog nung ating mga putiring mga manok, yung white leghorn na nakakross sa barred plymouth rock. So yan, ititira lang natin yan. Titira lang natin yan para bukas itlog sila dito. Meron pa silang babalikan at hindi naman maghahanap pa ng ibang iitlogan. So dito lang, dahil meron naman yung itlog. So kukunin lang natin yung iba para hindi mabasag. So ito po yung mga itlog na harvest natin for the past 4 days, mga ka-farmers. So yan, ilan ba ito? 2, 4, 6, so nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So meron tayong 24 na itlog ngayon. So bukas, kapag nadagdagan ito, ay pwede na nating iload ito sa incubator. So yan, so ika 5 days nila bukas, yung madadagdag dito na itlog. So yan, malaki yung mga itlog nito, mga ka-farmers. Hindi naman lahat malaki. Meron namang maliliit katigaya nito. So ito lang siguro ang pinakamaliit. At ito yung pinakamalaki. So meron akong timbangan dito ng itlog. Yan. So dito natin ilalagay yung itlog. So itry nating timbangan ito, mga ka-farmers, kung gaano ba kabigat yung isang itlog ng ating cross ng white leghorn at saka yung barred plymouth rock white leghorn na babae. So itong pinakamalaki muna ang ating titimbangin. So yan, kung makikita nyo, lampas sa jumbo. So jumbo na ito, mga ka-farmers. Ito yung yan, makikita nyo yung may pagka-gold na kulay. Yan, jumbo na ang size nito. So napakalaki. At
napakabigat. At yung pinakamaliit, ito siguro yung pinakamaliit. So, ito yung pinakamaliit mga ka-farmers. Itratry natin timbangin ito. So, yan. Nasa large yung pinakamaliit. So, ganyan mga ka-farmers ang itlog ng ating mga manok. So, gamit yung ating patuka na fermented grains na may halong breeder pellets. So, yan mga ka-farmers. Ito, malaki rin ito. Yan, extra large. So, ang lalaki ng itlog. So, mas mabuti kapag malaki yung mga itlog na na-incubate natin. Kasi, yan, jumbo na ata. O, jumbo na. Mas okay pag malaki yung itlog mga ka-farmers para yung sisiw na lumabas ay malaki rin. So, ganyan lang mga ka-farmers ang ating pag-handle ng mga itlog o pag ito yung resulta ng ating pagpapakain ng ating Gallimax 21. Medyo kamahalan pero worth it naman kasi ito yung mga resulta nila, malalaki yung itlog. At sa fertility rate naman mga ka-farmers ay nung una gumamit ako ng Gallimax 21 ay napakataas naman yung fertility rate noon. Umabot sa siguro 90% yung fertility rate ng aking mga itlog. Pero ito, titingnan natin after 10 days if ilan ba ang fertility rate nitong ating mga itlog na ito. So gamit ang Gallimax 21. So yun lang mga ka-farmers at bukas iluload natin ito sa incubator. So maraming salamat sa panonood dito sa ating mga videos. At sana sa mga bago pa lang napadpa dito ay sana mag-subscribe kayo at hit yung notification bell para updated kayo sa mga future uploads natin. So maraming salamat mga ka-farmers at happy farming! Woo!